like, comment, share. Ngayon po ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng dish garden. At ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga gagamitin natin ng mga materyales. In 3, 2, 1, ready! Oh, sure na sure po ako na ready na po kayo dyan sa inyong mga area. So, yan po, nakaready na yung mga materyales ninyo. Siyempre, ang unahin po natin ang i-ready po natin yung container natin in shallow. Ibig po sabihin, hindi masyadong malalim na mga pad. So, yan po yung gagamitin natin. So, ngayon po, circle po itong napili ko. Yan, syempre, may drainage hole po tayo para hindi po malata yung ating pananim. So, syempre, pumili din po tayo ng drip wood. Okay, you can choose any kind of drip wood or sa Bisaya pa is drop node. Okay, so, pwede po mga bato na dagko, tama-tama lang maigo lang po sa inyong mga pad. Okay, so, syempre, next po. Ayan, meron po tayong tatlong soil na gagamitin po sa ating dish garden. Okay, so, syempre, para ligtas po ang ating paggawa ng dish garden, may gloves po tayo, ready. Ayan, baligtad siya. Okay, so, unahin po natin yung sand gravel or bala. So, gagamitin po natin itong hand shovel. Okay, so, maliit lang yan na pala kung sakuan pa. Ayan. So, yan, i-segregate po natin. Pwede mo naman pong i-mix, no, within sapat po yung garden soil at saka humus. Bakit mix po? Kasi hindi po pwedeng pure yung fertilizer natin kasi hindi natin alam yung pH level nila. Baka masira po yung tanim natin. Okay. So, kayo po dyan, dapat sumunod po kayo sa akin na para ma-follow nyo po yung mga steps natin dito na ginagawa ko yun. Yan. Okay. Napawisan ako kasi nandyan kayo eh. Oh, yan. Ito po yung gap node or drip wood. So, ito po yung napili ko kasi available lang po ito dyan sa tabi-tabi. So, pero marami po ito sa sapa kung makita ninyo nito. So, ang paglalagay po natin ng drip wood or gap node, you can choose at the center, no? Or at the back portion of our dish garden. Okay, so ako po, siguro based on my plans, itatanim ko po siya medyo dito po sa back portion ng ating dish garden. Yan po. Make a hole. Small hole lang po yan. Tsaka, please po, hanapan nyo po ng view yung drip wood ninyo para maganda po rin tignan or yung position niya po akma sa view na gusto ninyo. Ito, may space po siya dito. So, dapat akma po yung gagawin yung positioning ng plant para makita po yung at saka maganda po yung position niya. So, ayan. So, itatanim ko na siya. Make sure po na hindi po kurag kung sa Bisaya pa tuok kayo ang atong plants, no? Tama-tama lang ang makahinga po siya kung tanawon na to sa itong mga mata. Ayan. Next po. So, I can place it here. On the spot po to nakikita ko kung dito ko po yung ilalagay, parang sa gabal po siya sa front. Kasi usually po, yung concept ng dish gardening po ay heaven, earth, and man. So, ibig sabihin, may mataas, may middle ground, at saka front ground tayo. So, gagamitin ko po itong view ng drip wood. Okay? So, ayan po. Small hole here. Saka ilalagay ko po yung dish garden na plant like this one. Variegated gabi-gabi. Ayan. Ah, bakit pula yung sinunod ko? Kasi po, siya ay mataas. Mataas-taas po siya. Po yan dito. To view more, para mas maganda po yung view natin sa ating plants, pwede po ikakat natin to mamaya. Okay? So, ikakat natin yan mamaya.
natin ng gunting para nice din yung hindi masyadong mataas yung ating dish garden. Yan. Okay. So, nakaganda po dito dahil sa batong ito, hindi po masyadong direct yung tinatamaan ng tubig ang ating dish garden. So, parang kontrolado pa rin niya ang patak ng bawat pag-ibig. Ay, sorry. Hindi pala. Patak ng tubig para hindi masyadong kung sa kuan pa dil kayo sakit kaayo sa ilang kuan no sama siyang gibuhat sa kuha. Ay, sorry. Ayan po, hindi nyo naisip na pwede palang gawin na pebbles or at least accessories as white na makikita natin sa ating dish garden. Yan. So ilalagay ko na po. Kung kaya lang po, mas pino pa dyan siya. Okay. Tang na to, Dria. Ilagay na natin ang ating white. Parang alternative for pebbles. Yan. So, tapos na ang ating dish garden. Ayan. So, ayan. Siyempre, ang mahiwagang tubig. Ayan. Ayan. So, siyempre, para presko po yun ang ating dish garden. At saka at the same time po, kung meron po kayong maganda pa dito presentable na sprayer po para evenly ang distribute po ng ating water. Ka-fresh ba? Sama sa mga kagwapa. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.